Nababahala na ang Department of Health sa sabay na pagsipa ng mga kaso ng COVID-19 at dengue. Giit ni dating Health Secretary Janet Garin, dapat nang gamitin ulit ang Dengvax siya na hindi naman daw totoong may namatay dahil sa naturang bakuna. Nasa frontline ang balitang yan, si JC Cosico. Panay ang linis ngayon ni Mikey sa labas sa kanilang bahay sa Barangay Rojas District sa Quezon City. Kalalabas lang kasi ng kanyang 4 gulang na anak sa ospital kahapon matapos ma-confine dahil sa dengue. Aminado si Mikey, bihira sila makapaglinis noon. Kasi po, pasok din po kami mag-asawa sa trabaho. Mga bata lang po yung naiiwan. Simula Enero, 10 na ang nagka-dengue sa kanilang barangay na isang flood-prone area. Siguro yung biglang pagtaas nitong June is because of yung rainy season din. Kasi maulan na nga eh. So maraming naiipunan ng tubig. Sa buong Pilipinas, higit 270 na ang namatay sa dengue ngayong taon. Halos 65,000 naman ang nagka-dengue hanggang Hunyo. Halos doble na yan ang mga kaso noong 2021. Lahat din ng rehiyon sa bansa ang lumagpas na sa kanilang epidemic thresholds, maliban na lang sa Ilocos Region at Caraga. It is worrisome kasi nakikita po natin sabay-sabay ang mga rehiyon na nagtataas na ng kaso. It is worrisome because on top of COVID-19, we are looking at dengue cases also increasing. Sa gitna ng pagtaas ng kaso ng dengue, nauna nang sinabi ni infectious disease expert Dr. Ron Jean Solante na muling pag-aralan ng datos at benepisyo na makukuha mula sa Dengvax vaccine. Bagay na suportado ni dating Health Secretary at ngayong Iloilo Congressman Janet Garin. Pero dapat daw ay hayaan ng publiko na magdesisyon kung magpapaturok. Personally, I would not recommend that the government buy it. However, dahil ang Dengvax ay nasa essential medicines list ng World Health Organization, kailangan ng bansa make available ito sa mga pribadong sektor at dun sa mga doktor na irerekomenda nila sa kanilang mga pasyente. 2017 na ipatigil ang paggamit ng Dengvax dahil sa safety concerns. Para kay Garin, dapat pag-aralan muli ang desisyon ng pamahalaan na bawiin ang Certificate of Product Registration ng Dengvax na inalis lang anya dahil sa public pressure. It's very clear na walang katotohanan na may namamatay dahil sa bakunang ito dahil sa siyensya in global regulatory rules. Pagka merong isang namatay na possibly linked to a medicine or vaccine, mabilisan po ang pag-pull out ng gamot na iyon. In this case, that never happened. Nauna nang sinabi ng DOH na bukas silang pag-aralan ng datos ukol sa Dengvax. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5.